guys, welcome back to my channel. And for today's video po, dahil nga po na-open po ang topic tungkol sa scammers. So sinuot ko po to in the same day po, kaya pares pong damit ko. So don't mind it na guys. And dahil sa tinuro ko last time about sa how to report scammer po no online, ito naman po ang mga red flags na nagpapakita na sila po ay siguro yung mga nagpapakita na sila ay scammers, kasi ito yung mga red flags na naranasan ko and napanood ko sa mga nabiktima din ng mga online scammers or ayun guys. So, but before we start guys, don't forget to subscribe to my channel para guys kapag may mga open na topic ako about sa mga ganito na serious topic, makikita nyo po yan guys para matulungan ko po kayo kung ano man po ang problema po ninyo. So, yun guys. So, let's start na po. Advice ko sa inyo guys, no, bago ko to simulan, na kapag natapos nyo po tong video na ito, is sana may natutunan po kayo sa mapapaliwanag ko, and sana hindi niyo po sisihin ang sarili ninyo, dahil ang pag-i-scam po, yun po ang mali at hindi po kayo. So I hope these words is comforted you, kasi dahil po na-experience ko din po yan, I learned to forgive myself po about sa nangyari, na it's not my fault, it's the scammer fault, dahil ang scammer is greedy sa pera at hindi po ikaw. So yun po. So yun lang po ang gusto kong sabihin na bago simula ang video na ito. Hindi ka po uto-uto. Hindi po ikaw ang may kasalanan. Ang may kasalanan ang nang-scam sa inyo, at soon sila naman ang magigil sa ginagawa nila. And soon, nasa preso na sila and nasa jail na sila. Kasi, that's what they deserve, and you deserve a better apology kapag nakita nyo po yung scammer na yon. And you deserve na next time na yun nangyari sa inyo is lesson na po yan. So, yun lang guys yung pauna kong ano no. Because ang topic na po ito is mabigat po din po sa akin, and I know mabigat din po sa inyo. So let's start na po talaga ang video na to. So yun. So back topic pa tayo. So ito yung mga red flags na nagpapatunay na sila po ay scammers. So yun. Number one, kapag may nare-receive po kayong text na nanalo daw po kayo sa isang game, sa isang online game. And pag may nanalo daw po kayo na ganito, and click nyo yun, ikiklik nyo daw yung link na yun para daw makuha ang prize. So, red flag na po yun guys. Huwag nyo po yun ikiklik. And guys, mas maganda kapag yung phone ninyo, yung message phone ninyo, is naka-settings sa spam. Because in my case guys, sa message ko, talagang message number di sa messenger, is naka-spam po ang message ng mga nag-i-scam, para alam ko kung sino nga ba ang totoong nagte-text sa akin, original yan or fake. So ayun. Kasi in sa akin, sa message ko, is may settings na kapag may nag-i-spam, is mapupunta sa spam message. Kasi ang laman po ng ang laman ng message ko is puro, di ba, may true na nagte-text and fake na nagte-text, napupunta yung fake na nagte-text sa spam. Kapag may nag-i-spam po sa akin ganun, na may nanalo daw sa inyo, may nagpadala daw na parcel na hindi nyo daw nabayaran, tapos ikiklik nyo yung link na yon, tapos mamikitang ilagay nyo yung bank statement nyo doon or yung GCash ninyo. Tapos ayun guys, red flag po yun. Number 2 na topic ko sa inyo is i-report nyo po yun, ha? I-report nyo po yung number na yon, para di na po sila paulit-ulit na nag-text sa inyo. Kasi kapag kapag pinindot nyo yun guys, delikado yun, kasi pwede po nilang
makuha, no, ang perang sa bank ninyo kung nilagay nyo po ang yung bank statement sa link na binigay nila. So, yung iba guys, ang number 3 ay tumatawag pa sila guys. Talagang mga walang ano, no? Tumatawag pa po sila para mang scam. So, may nang nanood ako guys na may tumawag na scam sa kanila. And then, hinihingi yung code ng GCash. Ba't naman hinihingi, di ba? Red flag po yun guys. X po yun guys. Kasi, wala po dapat nang ihingi ng code ninyo bukod lang sa pagkakatiwalaan yung kamag-anak ninyo, kadugo ninyo, ayan, pwede fake. So kapag ibang tao na yun guys, huwag nyo ibibigay. Kasi kapag naibigay na yun guys, isisend nila sa iba yung number ninyo, tapos kukunin nila yung pera ninyo sa GCash. Ay nako, guys, maraming biktima ang ganyan. Kaya kapag may tumawag sa inyo na nanghihingi ng code ng GCash na hindi nyo kilala, as huwag nyo po yun ipipigay. Kasi pag binigay nyo po yun, talagang zero peso po ang makikita nyo na sa GCash ninyo. So yun, sa investment scam naman guys, huwag po kayo agad maniniwala na may offer na ganitong interest, na ganitong mababa lang yung ano. Mas maganda guys kapag sa totoo po kayong tao na nag-i-invest, ganun, sa kakilala nyo na, sa may business, dapat may mga business permit yan, no? Mga BIR na dapat evidence na sila talaga ay may business, ganyan. Kasi napapanood ko guys sa mga rapid tool po yun, ang dami mga na-scam dahil sa investment scam. Tapos sa lab scam, sorry guys sa aso ko, sa lab scam, ayun, sa lab scam din guys, is papahulugin yung loob ninyo, tapos next day na, hihingi na ng pera, magdadahilan na may sakit, may sa ospital, na wala namang ebidensya, wala namang pinapakitang picture na nagkasakit, na nagganyan. So, red flag na po yun guys sa lab scam. So, tapos yung meron din ako nakausap sa mga task scam. Yung task scam naman is yung may maibibigay na task sa inyo, tapos gagawin ninyo pagtapos daw yun is bibigyan na kayo ng pera. Eh guys, hindi po yun totoo. Ha, huwag po kayo maniwala sa mga ano task na yan. Minsan yung iba at may napanood din ako na sinasali sila sa GC, no, para paggawa sila ng mga task, tapos ibibigay ang pera na anong oras sila nagtatask, ganyan. Guys, huwag kayo maniwala sa mga ganon. So, marami guys na mga red flags, no? Huwag po kayo maniniwala sa mga ganyan. And in my experience po, nabiktima na din po ako tungkol sa isang sa Facebook market na nagtitinda daw ng iPhone. Ayun. Dahil nga guys, na hindi ko alam sa mga ganyan, nabiktima din po ako. Ayun. So, that's why guys, lagi ko pinapaalam sa inyo, kapag first time yun ang nabiktima, wag na po kayo pupunta sa second. Ha? Kapag bibili na po kayo, mas maganda kung actual. Kung bibili po kayo ng mga items na gadgets, ha? Mas maganda kung actual na lang, guys. Kasi meron din online, no? Kahit sa Shopee mo, sa Lazada man po yan. Is may nagpapadala na mabigat na box, tapos laman kahoy. Tapos laman bato. Ayun, meron din ako sa Twitter, guys, scroll ako and natinitignan ko, no. Ayun, mas maganda guys kung order man kayo, no, i-video nyo, lalo na pag mahal, para kapag pumunta po kayo sa cybercrime unit, meron po kayong evidence na ang laman ng parcel na yon, parcel na po yon, is fake, hindi po totoo sa ano na yung in-order. Tapos kapag actual, eh mali po pala, iba po pala ang laman. So yun guys, yung mga red flags na na-share ko sa inyo. Sana guys, wag na po kayo magsa-second, third, fourth, no, kapag naranasan niyo na, wag niyo na pong uulitin, no. Wag na po kayo ulit magtitiwala sa ibang hindi niyo kakilala. Kasi guys, identity ni insan guys, may nagpapasend pa yan ng ID, 'di ba? Kapag na
kapag na-track pa kayo ng scammer nyo, guys, no, puntaan kayo sa bahay ni, sa bahay ninyo. Ay yung iba naman nagpapanggap na sila, yung ID na yun is sila. Mas maganda, guys, na huwag mahiyang magtanong. Ayun, huwag kang mahiyang magtanong na kung totoo man kayo nagbebenta ng ganito, can you send na ganyang picture? Can you send yung business ano ninyo? Mas maganda, guys, na mawala, hindi man mas maganda, guys, na magtanong kayo kaysa mawalan kayo ng pera, di ba? Because money, guys, is not easy to earn. It's your hard work. Ayun, guys. So yun, guys, yung ano ko, meron pa ba akong dadagdag? Huwag kayo magbibigay ng yung identity. Ayan, IDs, huwag po kayo magbibigay kung tanong kung sa tingin nyo is may kutob na kayong scammer. Ayan, huwag po kayo agad-agad basta magbibigay ng iyong details sa hindi nyo kilala. So, yun lang, guys, no? Thank you for watching, and again, it's not your fault, it's the scammer fault. So, yun, guys, kapag may suggestion pa po kayo, comment down below, and kung gusto nyo pa yung topic na ganito, don't forget to subscribe to my channel and comment down below ano pa yung mga suggest ninyo tungkol sa mga online scammers or mga hackers, mga ganyan. So, yun. That's it, guys. Bye! Bye.